mga seaman, si manluloko yan. Totoo yan. Madaming malalandi at makakate. Nag-uwi yan sa kabina ng madaling araw. Whatever happens here, leave it here. Pero sikreto na lang natin to. May karapuhanan. No, joke lang. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga bagong videos na akin i-upload. Si Manluloko. Ito na yung laging joke pa, ng karamihan sa mga nagbabarko. At naging, or nasanay na rin ang mga seaman na tawagin si Manluloko dahil may karapuhanan. No, joke lang. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang katotohanan talaga sa pagbabarko, madaming temptation. Hindi yan may iwasan kahit saan. Pero sa barko, malakas. Pero sa barko, 100% ang temptation nandoon. Dahil, syempre, isolated, kayo-kayo lang nandoon. Nakikita-kita for how many months? 6, 7, 8 months, depende sa iyong kontrata. Sa barko guys, iba't ibang lahi ang makakasama mo, mapa Asian, Americans, at European, dahil ang mga crew ay mixed nationalities. So yung chance na mahulog ka sa bitag ay mataas. Pero kung single ka, walang problema. Pero ang problema dito, kung may pamilya kang iwanan, yun yung mahirap. So I will give you 4 reasons kung bakit mataas ang temptation sa barko. Una, isolated kayo sa isang lugar, nasa loob lang kayo ng barko, lahat nagkikita-kita araw-araw hanggang sa matapos ang iyong kontrata. So basically, darating yung chance or darating yung pagkakataon na mahuhulog ka sa isang tao, or darating yung chance na ma-develop ka sa isang tao. Pangalawa, minsan nami-miss mo din yung outside world, yung pamilya mo, kaya malaking factor ito. Kaya kung minsan yung care ay nahanap mo sa ibang tao, lalo na sa mga katrabaho mo, na laging nandyan, laging mong nakikita, laging nakakausap mo kung may problema ka. So minsan talaga mahulog at mahulog ka. Hindi yan may iwasan. Pangatlo, sa totoo lang, madami ang malalante o makakate sa barko. Pero secret na lang natin. Huwag na lang maingat. Yung mga seaman, alam to. Hindi na lang sila nagsasabi. Patunay to dahil nagtrabaho ako sa barko for 4 years. So, alam ko yung kalakaran na sa barko. Madami talaga. Pero kung gusto mong umiwas, makakaiwas ka. Pero kung talagang isa ka rin sa mga malandi, eh di maglandian na lang kayo. Ayun lang. Kaya kung malandi ka, pabor sa'yo ito. Dahil madami kang mabibingwit. Tama? So, trivia lang guys. Sa barko, ang room ay dalawahan. Lalo na sa mga hindi mga officer. Dahil ang mga officer, meron silang mga single cabin. Pero karamihan sa mga crew ay dalawahan sa isang room. So it's a bed space. It's a double deck rather. Double deck yung bed sa taas at saka sa baba. So karamihan nakaka-experience ka na may makasama ka or roommate mo na talagang mag-uuwi ng alam na. So kahit sa kalagitnaan ng tulog mo eh talagang magigising at magigising ka. Sa experience ko, naka-experience na ako nito. Unang kontrata ko. So, dahil sa taas ako, sila sa baba. Ay, hindi. Sa baba ako, sa taas siya. So, syempre sa kalagitnaan ng tulog, doon may gising ka, magtataka ka na lang, aba,
may ibang tao na rin sa taas, may kasama na. So ayun, sa awa ng Diyos, parang sa 4 na taon ko magtatrabaho, parang naging normal na lang sa akin yun. Ayun, ganoon talaga ang kalakarin sa barko. Masasanay at masasanay ka. Pero yung taong yun, naging kaibigan ko. Pero hindi ko na lang sasabihin. Sikreto na lang. So, trivia number 2. Libre ang condom sa barko. Oo guys, libre ang condom. Kaya kung magaling ka, safe ka. Tama? Pero hindi ko nilalahat guys. May mga mangilan-ngilan lang para safe tayo. Sabi na lang natin konti. Sabi na lang natin mga 50%. 50% matitino. May 50% din na talagang nahuhulog sa bitag. Pero ang kasabihan nga ng mga seaman guys, whatever happens here, leave it here. Alam yan ng mga seaman. So, kung nakadali ka or nadali ka, yun yung mahirap. Dahil minsan talaga kagustuhan nyo yun, ginawa ninyo, kung magbunga, talagang wala kang magagawa kung hindi ka papanagutan ng mga lalaki. Dahil syempre, lalo na kung may pamilya, mahirap din. Pipiliin mo talaga yung pamilya mong iiwanan mo kaysa dun sa tao. Yun yung katotohanan. Kaya madami akong kakilala na talagang nasira yung buhay dahil sa umibig, paibig, adali, buntis, pauwi, hindi pinanagutan ng lalaki. So, yun yung mahirap. Kaya, kung plano mo magbarko, mag-isip-isip ka muna. Dahil talaga, madaming temptation sa barko. Pero ang mahirap dito, kung ang iyong nadali, maghahabol sa'yo at meron kang pamilya, aba, kabaro, kapaham ka na.